Nagtipon ang mga kabataan ng Metro San Pablo District 1 sa Youth Banquet na idinaos sa South Central Luzon Conference Pavilion noong Linggo, April 24. Ito ay sinuportahan ng mga simbahan sa nasabing distrito at dinaluhan ng mahigit 120 kabataan ang mga layunin ng kanilang pagtitipon. Nasa balita ni Gian Carla Galicia. Upang muling pukawin ang kaisipan ng mga kabataang Adventist sa tunay na diwa ng pag-ibig, ay masikap na isinagawa ang Youth Banquet 2022 na may temang Living in Love with Jesus sa pangunguna ng mga leader ng mga kabataan sa Metro San Pablo District 1. Ang nasabing programa ay isinagawa sa pavilion ng South Central Luzon Conference sa Barangay San Rafael, San Pablo City, Laguna sa 24 ng Abril taong kasalukuyan. Ito ay dinaluhan ng mahigit 122 kabataan mula sa iba't ibang simbahan ng natukang distrito. Kitang-kita ang kasiglahan at kasabikan sa mga mukha ng dumalo, lalo na't ilang taon din ang nagdaan bago masundan ang huling banquet. The purpose po namin is to reunite the youths, muli sila mag-init at muling magkaroon ng pagkakaisa ang mga kabataan sa atin. Ang programa ay pinasimulan sa pamamagitan ng grand entrance ng mga magkakapares na kabataan at sinundan ng isang devotional na pinasigla ng isang mensahe na nagmula kay Pastor Jonas Carion. Na in love, kasama si Jesus. Hindi rin mawawala ang isang salo-salo at mga iba't ibang pakulo upang maitanim sa mga kabataan ang magandang alaala ng naturang gawain. Bago magtapos ang programa ay naggawad ng mga pangangal sa mga particular na kategorya upang maibigay ang pagkilala sa mga nagpakitang gilas. Masaya at na-bless kasi nga first time kong maka-attend sa ganitong uri ng banquet. Ngayon lang ulit kami nagkikita-kita ng mga District 1, District 2. Nagtapos ang programa ng mayroong ipinintang ngiti sa mga kabataan habang bitbit ang kanilang panibagong kakanasan at mga natutunang aral na maisa sa buhay sa paglakad sa buhay pag-ibig na may isang Kristo na gubagabay. Ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today.